Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 maganda. 4 days long na lang. Long weekend na naman. 4 days na lang. Thursday na. Woo! Ganyan. Kapag ka Lunes, tapos feeling down ka, feeling kailangan ano, parang ang bigat-bigat na mga paa mo na magtrabaho, ang bibigat na mga ano mo, na mga katakatawan mo. Totoo, para kumilos. Tamad na tamad kang gumalaw, diba? Ngayon. Hahanap ka ng mga rason kung bakit kailangan mong kumilos. So, so for others, it's exciting na hanggang Thursday lang ang pasok. Kasi long weekend na naman. Yung iba, excited sila kasi ilang tulog na lang, outing na nila. Yes. O yung iba naman, katulad natin, partner, kailangan lang natin talagang magsipag, kailangan lang talagang kumayod. Magkakayod ng bonggang-bongga kasi ulitin natin, hindi tayo mayaman. And it's all about mindset, mga kaibigan. True. Tingnan mo, Lunes pa labang, pero iniisip na natin, yes, 4 days na lang. Correct. Weekend na naman. Ganun-ganun na lang. Mindset ba? Mindset. Diba? Pero isa talagang bukod dyan sa, ay salamat, hanggang Thursday lang ang pasok. Diba? Pero kung alibaw, may pasok ka rin ng Friday, katulad din namin, hindi yan yung mindset namin. Ang mindset namin ni partner, hindi po kami mayaman. Totoo yun. Kasi pag tinagamot, itinatak mo yun sa isip mo, yan, mawawalan ka ng rason para magtulog ng ano, ng mahaba. Correct. Talaga kailangan mong bumangon. Tama. Yung tipong, oh my God, ang dami ko pang gagawin sa opisina. Yes. Di ba ang lakas ng tibok ng puso mo nun? Kinakabahan ka kasi pag hindi mo nagawa, hindi ka sweldo. Diba? Pag hindi ka sumweldo, paano kayo kakain? Paano ba babayaran ang utang? Ayan na nga. Oh. Diba? Eh yung mga inutangan mo pa naman, medyo masusungit. Yung talagang hindi magpapalagpas ng isang araw, ganyan. Kulik. Tapos ika-caption ka na agad sa Facebook. Ikaw ba hindi ka sipagin kung ganun yung mga inutangan mo, diba? Nakakakaba kaya yun. Correct. So, hahanap ka talaga lagi ng mga rason kung bakit mo kailangan kumilos at kumayod. And ang isang magandang mindset din, partner, no? Yung lagi nating iisipin, what if isang araw, itong trabaho na ito ay tanggalin sa akin, umawala sa akin? Or what if, ito na, malungkot mang isipin, ano, pero katotohanan talaga siya eh. What if, ito na lang yung huling day para ako ay magtrabaho, diba, na ako ay babangon. Hindi ka pa bababangon at kikilos, magpapaganda, magpa-powder at kakaririn ng work. Diba? Totoo yun. Mindset din, mindset. Correct. Kahanap ka talaga ng, ano, ng motivation every day. Diba? Isang magandang practice na pwede mong gawin is yung attitude of gratitude. Yaza. Napakarami, hindi lamang trabaho, hindi lamang eskwela, privilege na nag-aaral ka ngayon. Mm-hmm. Yung sa bahay pa lang, ang dami na kaagad na pwede mong ma-appreciate. Tama. Dyan eh. Diba? I-practice natin everyday yun. Yung pagising mo, ginising ka ng nanay mo. Correct. May nanay ka. Yes, may nanay ka. Nagising ka. Correct. Nakahiga ka sa kama, nakahiga ka sa banig, may hinihigaan ka. Tama. Diba? Ginising ka kasi kakain ka na. So, ibig sabihin, may pagkain kayo. May pagkain kayo. Gumising ka sa amoy ng tuyo, di ba? Totoo. Ibig sabihin, yung iba magre-reklamo, ay naku, tuyo na naman. Eh, yung mga iba, no? Kung ikaw ay magiging observant, kunyari sa pagkukommute mo, sa pagtingin-tingin mo lang sa paligid, huwag ka titingin sa cellphone mo. Ako yun yung na-realize ko eh. Huwag ka rin titingin sa hindi maganda. At huwag ka rin titingin dun sa cellphone ng iba. Hindi maganda yung na-chumichismis ka sa messenger niya at hindi maganda yung pinag-iisipan mo ng masama yung cellphone. Yan. Hindi kasi, diba? Doon lang tayo sa kanais-nais. Doon lang tayo sa, ano, doon tayo sa, minsan ngayon nakikita natin hindi ka nais-nais. Ako na-observe ko yan, partner, na mas marami ako na-observe kapag hindi ako nakatingin sa cellphone ko sa loob ng sasakyan. Kasi kadalasan, diba, lalo kung hindi ka naman nagda-drive, wala ka naman ibang gagawin kundi matulog or titingin ka sa cellphone mo. Pero mas maganda yung huwag ka titingin sa cellphone mo. Sabi nga ni partner, huwag ka titingin sa cellphone ng iba, diba? Huwag ka din titingin sa mga hindi ka nais-nais. Ang tumingin ka at mag-observe
observe ka sa paligid. Napakarami dyan, halimbawa partner, yung kapag kahinatid namin yung anak ko sa school, diba yung sinabi ko na yung mga nag-e-effort na magkatok-katok sa mga sasakyan, tas ang dala niya mga mani, diba? Na ang liliit lang na mga pakete ng mani na siguro kung bibilin mo yun, siguro 10 ang isa. 10 yun. Diba? Pero e-effortan nila yun. Yung mga ganon. Tapos meron ka makikita na matandang-matandang lolo na ang binibenta niya partner bimpo. Na pag kung tutusin, in-offer niya sa mga tao, o nga naman yung likelihood na makailangan mo ng bimpo habang dumadaan ka dun, parang medyo maliit, di ba? Yung parang bihira lang talaga yung bibili, pero makikita mo, ang laki ng plastic niya na meron siyang bimpo, di ba? So, may mga ganun na nag-e-effort, naghihirap, yes, di ba? Pero bumabango ng maaga. Tama. Samantalang ikaw, pupunta ka sa the aircon na opisina, di ba? Pupunta ka sa, alam mo, nakapormang-porma ka, di ba? Pero ang dami mong reklamo. Correct. Diba? So, attitude of gratitude. Napaka-importante no, na normally kapag ginigising tayo ng mga nanay at ate, nagagalit tayo. Ano ba? Maaga pa, mamaya nang gisingin. Diba? O minsan nga, tatadyakan ka ng kapanganay mong kapatid eh. Totoo yan. Nakakainis naman yung tadyakan ka, diba? Sa paraan ng pagigising. Eh kasi ang tagal mong bumangon. Tama. Tinawagan ka na kanina, ayaw mo pa bumangon. Nag-alarm na, tumunog na yung alarm clock mo. True. Hindi ka pa rin bumangon. Tatadyakan ka na talaga. Eh buti nga yung kapitbahay namin, parte inihian yung kapatid niya. So yung tinadyakan parang ano pa yan? Okay lang yun, okay lang. The design is very mabait. Mabait pa siya. Kalmado pa pala yun. Kalma-kalma lang yun. Wala ka doon sa kaibigan. Hinihiyan niya yung kapatid niya. Magawa nga minsan. The design is very mabanghe. Pero nagising. Oh, so the design is very effective. Oh, ganon. Oh, so sinasabi mo, diba, tinadyakan ka ng kapatid mo. Oh. Nagagalit tayo kasi ginigising tayo. Pero pag nakita natin yung rason, bakit kailangan na, bakit tayo ginigising ng taong ito? Kasi may gagawin ka. Correct. Mag-aaral ka. Mag-aaral ka kasi kakain ka na. Yan. Kasi maliligo ka na. Kasi papasok ka sa school. Kasi papasok ka sa trabaho. Eh, dun nga lang sa pagligo, partner eh. Diba? Madami sa atin na experience na natin na while living here in the Philippines na mawala ng tubig. Oo naman. Diba? Nasanay kami dyan, everyday kami walang tubig. True. Diba? Na mawala ng tubig. Lalo ngayong summer, meron talaga mga pagkakataon na nagkakaroon ng water interruption. Nangyayari talaga yan kapag ganitong summer. At mas na-appreciate mo yung value ng tubig, yung value ng kapag pagligo kapag ka nawawalan ka ng tubig, hindi ba? Yes. Kaya ngayon yung sinasabi ko kanina, partner, na isa ding mindset, kahit mega siyang tingnan, pero on a positive note, maganda rin namang isipin na, yung isipin mo ba na hanggang dito na lang itong bagay na to. So kung hanggang dito na lang yung tubig, 'di ba? Itong araw na lang meron at itong oras na lang meron, hindi ba't aagahan mo, maliligo ka, i-appreciate mo, namnamin mo kasi alam mo mawawala siya. Yes. So ganun lang din sa pagbangon. Ang dami na po naming sinabi, sana nakabangon na po kayo. Yun na lang ang wish namin. Sana po, sa mga sinabi po namin mga rason kung bakit kailangan po ninyong bumangon ngayon Lunes, sana po nakabangon na po kayo. Kung hindi po, hindi ko na po alam kung ano. Matinding sakit na yan kapag hindi ka pa rin bumabangon. Tapos you do that every day. Kaya nga. Nang sobrang tamad-tamaran ka, hindi na magandang habit yan. Sa true. Huwag nating sanayin yung sarili natin na tinatamad bumangon. Yung tamad na tamad kang bumangon. Although, yeah, na-experience naman natin. Correct. Hindi naman kami plastic at awin naman namin maging hipokrita. Kanina dami ko rin reklamo sa isip ko. Ba't ko kailangan bumangon? Pero isa sa mga talaga lagi ko sinasabi, ang daming babayaran, di ba? Tsaka naglalaban talaga yung mindset at saka yung tamad, yung bigat ng katawan minsan. Eh. Normal na pinagdadaanan natin. Tama. Yan. Pero sana, mas mangibabaw yung motivation na sinasabi ng isip natin. Yes. Na kailangan mo bumangon kasi may trabaho ka, may babayaran ka, di ba? At may dapat kang tapusin ngayong araw na ito. Alam mo, dapat yung habit na madidevelop sa atin. Importante ma-develop yung habit of trying. Diba? Diba? Yung susubukan mong bumangon ng nakangiti. Yeah. Susubukan mong bumangon ng ano, ng may misyon. Diba? Yan, yung mga ganon. May pasasalamat. Oo, ganon. Kesa hindi ka nag-try at all. Totoo. Uulitin ko po, ang dami na po namin sinabi. Mula 8:23 hanggang ngayon, 8:34, yan ang topic. O ano, baka po hindi pa rin nakabangon. Ano na? Pakikuha ano na ihi ng arno, ng ano. Ng kabayo, para magkakita na. At marami-rami. Oo. Para isang balde ito. Huwag na tayo doon sa ihi ng kapatid. Baka konti lang, bitin, di ba? Ano tayo sa ihi ng kabayo para malaki-laki? Oo. Ganun. Tsaka kahit maiwan yan, may panghipa rin. Oh, correct. Pinakaligo ka na, pero ano, di ba? Parang katulad na kumain ka ng longganisang yung mag-garlic. Oo. Di ba? Naka-toothbrush ka na, 3 linggo na nakalilipas kapag ka dumigay ka. Di ba? Amoy ano pa rin, longganisa pa rin. O, ganun po yung ihi ng ano, kabayo, di ba? Pakikuha na. Ayaw pa rin bumangon eh. Ay, nako. Ano yung pinaka-motivation mo, partner? Ayun
talaga, hindi kami mayaman, maraming babayaran at ang arte-arte ko. So kung maarte ako, partner, kailangan may pang-sustain ang kaartehan ko. At kung di ako magtatrabaho, kung di ako magpapakapagod, wale mangyayari sa kaartehan ko. Di, tsaka ano eh, ang liliit pa kasi ng mga anak ko. Correct, pag naisip mo din yun. Oo, no, pag para, naisip ko talaga na ang liliit pa nila. Misan hindi na para sa sarili mo eh. Hindi na, hindi na. Oo. Para sa mga anak talaga. Oo, no? Lagi ko yung iniisip. Kaya ano ako, parang thinking positive always. Parang ano, parang kahapon, partner, diba sabi ko, yung weekend ko, may pa-ultrasound. So dun sa ultrasound, syempre, hindi ko pa siya napapa-interpret. Pero pakabasa ko, parang hindi masyado maganda. Kasi nakalagay, moderately suspicious. Nakakaloka naman itong moderately suspicious. Tapos meron pa nakalagay doon na parang ano, FNA suggested or recommended. Parang ganun. Syempre, sabi nun? Ala, FNA part. Parang nakakalurk yung FNA. Parang kukunin ako ng DFA. Parang ganun yung datingan sa akin. pero papadeport ka, partner. Parang may mga ganun akong feeling. Ganyan. Yung layo ng narating. Ay, kasi totoo eh. Kapag kasi hindi mo siya pina-interpret ng tama at ikaw lang nag-interpret o kaya ginugal mo, layo na na mararating mo eh. Mag-overthink ka. And for a while, naisip ko talaga, alam, mag-overthink na naman ako nito. So, pinabasa mo na? Ay, hindi pa bumabalik yung aking doktor eh. Pero medyo nagbasa na rin ako ng ano. Tapos parang pagbasa mo sa akin, dapat dinila natin dito tapos binasa natin. Hindi. Marunong naman ako magbasa. Babasahin lang naman, di ba? Diba, nandito sa phone ko. Gusto mong interpret. Hindi, basa lang. As an interpreter. Eh, kaya lang, ano ka lang naman, partner, dance interpreter, di ba? Hindi pwede sa'yo. So parang iniisip ko lang, hindi ako pwedeng parang yung magpakalugmok o mag-overthink about it. Kasi iniisip ko, di ba, na maliliit pa yung mga anak ko. So ang motivation ko talaga dun is, kung ano't ano pa man yung kailangan gawin, di gagawin. Tapos, just put your faith in God that everything will be alright. Di ba? Lagi namang ganun. At yun din naman yung prayer sana ko. Sana walang ibang hindi magandang ano. Oo, pero kapag mababasa doon. May mga nabasa nga ako na ang parang may biopsy pang nalalaman. Parang nalirky ako sa biopsy. Oo nga. Nakakaloka. Usutan ka ng camera. Yun na nga, partner, yung mga ganun. DSLR. Ay nako. Buti na lang malaki lang muna natin. Kayang-kaya niyo yung DSLR. Isama mo pa yung charger niyan. Yung battery pack na extra, sama mo dyan. Mga ganun. Pero laging ganun, di ba? Laging may motivation. So hanapin niyo po yun. So ano yung motivation mo? And always, always remember, kahit na medyo mabigat, medyo mahirap, di ba? There's a God that you can trust. Yeah. Totoo yun. Naman yun. Ang pinakamahalaga at importante siya sa lahat. So, para sa mga magulang, no, yun pala talaga yung ano, yung kadalasang motivation. Mm-hmm. Minsan hindi na talaga para sa sarili mo. Yes. Normally, para sa mga anak mo na lang. Yung tipong, lagi mong maiisip, kawawa sila pag wala kang ginawa. Correct. Kawawa sila pag tumigil ka. Mm-hmm. Diba? Pag naisip mo yung bagay na yun, napakasimple lang eh. Diba? Yung simpleng isip na yun, pero ang laki ng impact sa sarili mo para gumalaw ka ngayong araw. Correct. Na ito. Motivated ka kaagad. Ulitin ko, ano, matatapos na po yung tambalan, hindi pa rin po bakit bumabangon. Ano po? Ano, nakabaon pa rin sa higaan? Ano, tulog na tulog pa rin. Ba't ganon? Oo, hindi na tulog mantika yan. Pa-comatose na kaya nga eh, pabulok na po yan. The design is very, papunta na po sa kabilang buhay. Uy, galaw-galaw. Kasi, galaw-galaw. Natandaan ko pa mukhang yung mga taong ganyan, partner, hindi na kailangan ng alarm clock. Oo nga. Hindi effective yun. Oo, yung binilita ko na isang araw na parang binibenta sa ibang bansa, alarm bed, partner. Aba, oo, yung alarm bed, talagang ano ka, wawasiwas ka talaga ng bonggang-bongga hanggat hindi ka nagigising. Kumbaga parang, it's a bed na ang eksena talaga, it will shake you, okay. Diba? Iwawasiwas ka talaga ng bongga. Yung tipong ihagis ka sa outer space. Babalik ka rin naman. Oo, pero 2 minutes after, diba? So, so dapat kapag gusto mong hindi ka maano sa outer space, diba? Yung unang beses parang gumalaw si alarm bed, diba? Gigising ka na, pipindutin mo na yun. Maganda yun, ha? Diba? Saan ba nabibili yan? Meron ka bang supply dyan? Try ko maging supplier sa Philippines. Dami kasing batugan dito. Tingnan natin kung mag-work, diba? O hindi, halagising bangon. Yun o, importante po yun. Hanapin po natin ang ating motivation na today, and not just today, but every day. And let's all just be very thankful na binigyan na naman po tayo ng isa na namang araw para mabuhay. Tama. Diba? And that is a blessing. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chufer. Na nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Love Radio. Love. This portion was brought to you by
Yan. Good morning po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok sa ating FB Live today. O kaya, may mga ano eh, may mga kaibigan ako nakatira sa malapit ng ano, malapit na ano, yung malapit sa simbahan. Nakakagising talaga yung kampana ng ayun simbahan. Ayun din. Na parang wala ka talaga magagawa. Pasasalamat nga yun pag nagising ka ng ano, kampana ng simbahan. So try nyo po. Try nyo po magkaroon ng kampana sa bahay. Kaya try nyo po magpalipat po sa tabi ng simbahan. Ay nako. Nakakalurking. Kasi buong bayan niya, sa probinsya, ganun, dinig talaga siya sa buong bayan. Mm-hmm. Eh, no? Na-imagine ko lang yung taong yung kalembang niya, no? Oo, na nagkakampana, nagkakalembang ng kampana. No. Ang tibay ng pandinig mo ng eardrums niya. True. Yung gising na gising talaga diwa mo noon. Correct. Ayan na nga. So, dun sa lahat ng mga nakatutok sa atin, sana po nakabango na kayo. Bakit konti lang po yung nasa live? Ano, tulog pa rin? Ano ito? Walang effect yung mga pinagsasabi namin? Sabi ni Che C. Lin, ultrasound for thyroid po ba yan, Miss Nicole? Opo, ultrasound para sa thyroid. Alam mo, nakaka-lurky kasi 'di ba yung parang initial findings, kaya ako pina-ultrasound partner kasi nga may enlargement of the right, parang right camerot. Oo. Tapos na naramdaman ko talaga, partner, na may something kasi nung in-ultrasound yung dun sa my right side, ang tagal. Alam mo yun, yung parang ang daming sinulat ng doktor, parang ang daming ginanon, ang daming ganun, tapos ang daming parang nakuhang impormasyon, nakakaloka. Ako sana walang ano, sana walang... Sana naman ano, wala. Walang, hindi maganda. Oo, sana naman. Although pag binasa mo, parang syempre nakaka-nervous talaga. Pero sabi nga, you don't get ahead of yourselves, diba? Hindi mo pa naman alam kung ano yung tunay. Tsaka para kasi sa isang non-medical person, nakaka-intimidate kasi makabasa ng mga medical na terms, diba? Parang, parang nakaka-praning agad. So, syempre, bago mag-praning, diba, ipa-interpret na kaagad sa doktor. Ganun na lang muna. Sabi ni Erlede Navales Tuala II, good morning po, Miss Nicole and Sir Chris. May balita po ba sa chika nung Friday? Ayan. Baka chika ano, Friday. Nakalimutan ay, chika ko na. Natin nung Friday, yung sabi ko, dadaanan ko yung ano, yung sa may cornfield, sa may Mexico, Pampanga. Ayo, binalikan nyo ba? Binalikan namin. So true enough, nandun naman. Kaya lang, hindi multo ito. Oo, hindi siya multo. Pero alam mo, kinabahan din ako kasi hindi kasi ako observant pagdating sa street kasi sabi ko nga sa inyo, no, I'm always on my phone, especially pag nagbabiyahe. So, ako dapat palang mental note to self to make it an effort na yung cellphone ko ilagay muna sa baterya ng sasakyan para hindi ko siya makuha. Para mas maging observant ako sa paligid. So, ayun na nga, nag-exit na kami ng Mexico. May dala kami actually ng mga stuff to give away to them. Tapos, nakakita na ako ng cornfield. Tapos yung cornfield, sobrang empty. Sabi ko, totoo kaya na parang wali doon. Yung pala, parang ang dami naman pala talagang cornfield. So anyways, narating namin, natunto namin. So pagdating namin doon, yung space kung saan kami umupo noon, tsaka kung nasan yung crib, wala na yung space kasi may nakapark na sasakyan. So sabi ko, ano kaya ito? Ba't ano? Baka nga talaga tunay na mayaman pala sila. So anyways, sila may cornfield. Oo, correct. Wale, corn lang. Cornflakes. Ano, skyflakes. Dandruffflakes. So anyway, long story short, partner, wala dun yung mag-iina. Parang nasa ibang lugar. So, hindi ibang na lang, bansa sila nagtutour. I feel ko nasa Europa, partner. Nasa train ngayon, Switzerland to Amsterdam. Taray. Di ba? Parang ganun. So, yun yung hindi na namin nabigay. Pero sa iba namin nabigay na lang. So, ano, kung as a continuation, yan, meron pong ano, meron, totoo yun. Totoo yung pinapinuntan. Hindi sila Encanto. Hindi sila Encanto. Pala. Correct. Hindi kami na Encanto. Hindi sila mga duwende. Totoo sila. Yan, ganun. So, maybe next time, mapunta kami talaga doon. Oo, daan kami talaga. No, when pagpapunta ng North. Let's see. Yon. Ito namang si Chesilie, nakakaloka naman yung patakot. Sabi niya, may hyperthyroidism din po ako. Enlargement sa right side. Na biopsy na din. Apakasakit.
Akakaloka ka naman. Pag no, nagbasa ako sa Google, hindi naman daw masakit 'yan. Kasi FNA, depende kasi pag iPhone 'yung gagamitin sa iyo. Eh sa bagay, baka mas maliit. Kung DSLR nga baka malaki. Depende sa camera ang gagamitin. Sa truth. Kung gusto mo 'yung pro na camera, edi DSLR. Oo, ganyan. Pero minsan maganda naman 'yung camera ng iPhone, pwede na rin. Hindi ko lang alam kung saan padadaanin. Sa puwet o sa bunganga. Sa puwet ang layo, pero dito na. Ang daming dadaanan. Dadaan muna ng small intestine, large intestine, esophagus, at ng ano, pancreas. Kalurky. Feeling ko wala naman. Feeling ko wala naman yan. Ang parang syempre, ang anything na kailangan i-biopsy, ang prayer mo talaga, ay hindi siya cancerous. Yun lang naman yun. So yun lang yung ano. Ako may discomfort ako dito naman sa tiyan. Discomfort. Ay, camera din yan, partner. Aninis mo ako nung pwede. Ano no? Anong camera pwede? Oh, wait. As a stomach expert for today. Pwede na tong ano, camera na nga fold 4. Malinaw to, partner. Pwede. Oh, wag ka nang isipin niyo ano sa TV na kaganoon. Nakalagay sa balita. Yung ano, malaking. Yung mga dala ng reporter, ganun. Ikaw, kung pwede, gusto mo. Mas malinaw. Bakit diba? Ano naman yung mga discomfort mo sa ano? Ano lang yan, partner? Impatcho lang yan. Impatcho lang yan. Ano ba to? Para kung ano, may kabag. Pero minsan yung kabag na gano'n, huwag nyo ding ipapag sa walang pahala. Sinasabi nila, ay kabag lang yan, iutot mo lang yan. Pero minsan yung kabag na gano'n, pag ano consistent, na persistent na siya, ibig sabihin, may mali na sa tiyan mo. So dapat ko rin magpa-check. Dami talaga naglalabas sa mga ano, discomfort kapag aging ka na. Aging diva 30s, talaga. Confirmed. Na hindi mo dapat ipagsawalang bahala. Ah. Sa true. Nakakatakot kasi pag ano eh, kunyari internal organ yung ano. Yung na, part, no? Oo. Kasi pag external, ano ba yung external? Nakikita, oo, nahahawakan. Pinisilin. Oo. Ano-ano lang normally, yan. Normally, galis-galis lang. Correct. Skin problems lang yan. And we tell you, based on experience, gagaling din yan. Oo, napagaling namin. minsan bumabalik-balik lang din kapag may triggers. Pero gagaling-galing din. Compared kapag internal organ yung ano. Oo, totoo yan. Na damage yung nagkaroon ng problema. Lalamunan. Sige, paano mga matudukot mo ba ng toothbrush yan? Parang may dumi. Dukutin ko ng toothbrush. Ganyan. Hindi pwede, di ba? Yung mata mo na parang napuwing ka, pero yung puwing parang nasa loob. Correct, totoo. Basta pag anything na loob, parang nakaka-lurky talaga siya. Masakit yung tiyan. Mm-hmm. Hindi mo malaman, mapupupo ka ba? Pero alam mo nang nakapupo ka na. Oo. Pero yung feeling na parang, hindi alam pa. Po, masakit. Oo, eh. Masakit pa. Malalabas pa eh. Diba? Kaya nga, di ba, lagi nating sinasabi, that lalo na nung netong nagkaroon tayo ng pandemya, no, that truly health is wealth. Na you are wealthiest when you are healthy. Yes. Yun talaga yung katotohanan siya. Hi to Kulotsky C. Enadsky. Ganda ng pangalan mo. Hello, mga Kulotsky. Taga Island of Humalig. Is it Humalig or Jumalig? Humalig, Quezon. Magandang isla yan, partner. Uy, ganda dyan. Golden sabi yung sand nila. Nakapunta ka na doon. Hindi, nakita ko lang sa picture. Humalig Island. Sa iyo naman, ko ako partner, biopsy sa iyo, colonoscopy daw. Ano naman yung colonoscopy? Yung sa puwet, di ba? Yung gaganunin. Yung endoscopy ba? Camera din siya? Endoscopy, di ba pa sa mouth? Hala, siguraduhin mo, tamang doktor ka pumunta. Baka magkabaligtad sila. Wait lang partner, batiin lang natin siya. Mommy Grace Lopez, 60 years old, senior na ako, pag-greetang balanista since 2004. Uy. Yan. Hi, Mommy. Colonoscopy. Nakatakot, no? Equipment pa lang nagagamitin, no? Yung process pa lang. Feeling mo, parang lala na sa sakit mo. Parang ganun eh. Alala na kaagad ng sakit mo. Colonoscopy. Diba? Inis ko colon cancer agad eh. Agad-agad, parang mga ganun. Go overthink.
sabi ko nga sa iyo, interpretation ng akin, moderately suspicious, hindi man lang medyo-medyo suspicious lang. Moderate, di ba? Eh di ba kapag ka-moderate, sunod dun high na? Hindi man lang light-light suspicious lang, ganun. Hindi, moderately suspicious. Tsaka ang nodules ko, partner, sa thyroid, tatlo. Nakalagay doon, nodule 1, tapos merong 2 and 3. May ganon! Hindi yan, ano yan, yung mga hindi mo natapos o nagturo ka. Ay, ano? Diba, may nodule yung mga teacher. Nalilito kasi ako. Diba nga yung mga teacher may nodule 1, nodule 2, nodule 3? Ay, ako, langyaka. Ano ba tawag doon? Diba? Feeling ko, module pala yung nodule. Gusto papatanggal ko na talaga yung partner kasi baka mami may science dyan. May nodule. Ganun. Hindi, module. Joke lang po yun. Module yun. Ano yung no? Bakit may ganun? Hindi ko alam. Ang dami naman nilang nodules. Hindi ko nga alam eh. So, hindi ko nga alam kung parang yun ba yung dahilan kasi nga, in fairness, malapit naman siya sa voice box. Kung bakit, madaling mapagod yung voice box, mga ganun. Hindi ko rin alam. Eh, balitaan ko po kayo guys kapag ka nakausap ko yung endocrinologist ko kasi ayoko namang interpret on my own. Diba? Di ba ang endocrine gland? Taba, ito ba endocrine gland? Mm-mm. Hindi ko alam. Okay, merong message dito. Erin, paano magpadala ng alay sa tambalan? Ayan yung mga nakapagpapagaling talaga. Yan, kaya nga ito. Dito tayo sa mga good news. Oh, pag hindi maganda yung pakiramdam mo, mabigat yung katawa mo, ganyan yung mga sa... nagbibigay sa'yo ng kailangan kong bumangon, may taong nagpapadala ng alay. Yan, ganon. Oh, so, syempre si EJ Marcelo bilang masugid na tambalanista, ganito ang sagot. Sabi niya, una, wait lang, ba't ako may naka-Bluetooth? Saan ako connected? hindi kay EJ pala to. Una, i-check muna natin sa kanila if andun pa sila that day to receive. Kasi kung food, baka masayang lang kasi wala sila. Yan. Oh, very ma, good, very tama, good, EJ. Tama. Minsan kasi after board work, may racket sila agad. Tapos sabi nung sabi ng kausap si Gino, breakfast ganun. Pero kung in-kind naman, I guess okay lang. Pwede naman isend si MBC mismo. Pangalan mo lang kay Nicole and Chris. Ayan. Tama yan. Oo. Sabi niya, naubos na yung mga pamigay ko from Sydney eh. Ha. Naubos na. pero na lang. Oo, pera mo na lang. Oo. O ayan, on cue, si Boyet. Padala nyo lang dito kabisyo. Ayan. MBC building sa tabi ng Star City, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Ayan, thank you. Hindi in advance. Maliligaw, kompletong address yan. Ha? Correct. Pero tama 'yon, tama yung eksenang 'yon na magtatanong muna ko nandito kami. Lalong-lalo na ako ang balak ipadala ay food. Pero I suggest 'wag po kayo magpapadala ng breakfast kasi hindi po ako kumakain ng almusal. Dinner na lang. Oo, dinner na lang tas kasi 'yun po yung nilalaban ko. Charot. Pang-lunch ganern. Hindi po kasi ako nagbe-breakfast eh. Masama daw yung hindi nagbe-breakfast. Ala. Ang tagal-tagal ko nang hindi nag-breakfast. So, kailan malalaman yung verdict mamaya? Di pa, partner, kasi out of the country yung endocrinologist ko. Tsaka meron ako ibang test na hinihintay. Test results. Which will arrive mga 5 to 7 days. So, yun. Shoutout muna tayo bago tayo umexit. Shoutout. Sabi ni si Dino G. Cruz. Hello, Dino. Hi, Dino. Good morning. Pag mayaman po, maraming sinasabi ng doktor. Pag mahirap, sasabihin sa'yo, magmumuga na lang ng asin. Ganun ba? Sige, sabi mo eh. Naniniwala naman din ako. Imumug ko na lang din kaya to ng asin.
'di ba yung mga bata nga noon, yung mga kalaro kong galisi noon eh. Mm. Iligo mo lang, iligo ka dun sa ano, sa dagat. Totoo. Kami nga ganoon pa rin, parang ang dami mo nararamdaman, ilublob mo yan sa dagat, ubuhin ka, ilublob mo yan sa dagat kahit medyo malamig yung dagat. Ilublob mo pa rin. 'Di ba? Pero yung mga kalaro naming anak ng mga mayayaman, sa doktor. Correct. 'Di ba naghahanap ng ano, dermatologist, mga ganoon. Para galisin nila, para gamutin yung galis nila. Correct. Dating ako, inuubos sinisipon na yun. Asin sipon talaga. Ano yun? Wala. Sabi niya, itulog mo yan. Ipahinga mo yan. Totoo. Pero yung may mga bata na sipon nilang dadalhin agad sa ospital. Mm. Diba? Well, kasi noon, partner, yung mga sipon at ubo, parang regular lang. Ngayon kasi hindi na masyado na regular yung mga sipon at ubo, diba? Pwede na siyang COVID, pwede na siyang, yun. Iba na rin ang world talaga. Happy birthday po si Danilo Laurejas. Happy birthday! Catherine Nunez says, I can feel yung fear sa biopsy. I had mine sa leeg. Lymph node, buti hindi cancerous. Yun naman yung ano, yun naman ang extreme prayer, di ba, na hindi cancerous. Si Lessa Monte Tongol, tarayo, watching from camping area in Lake Paris, California. Pati si Angelo Davis, greetings for listeners here in Florida, USA, and family in Queen Province. Oh, taray. Si Alan Paunil is watching from Riyadh. Salamat po. Happy birthday kay Danilo Laurejas. Galing kay Bernard Laurejas. Happy birthday! Happy birthday, Danilo. Belated happy birthday naman daw kay Kapitan Lito Tagle ng Pasong Buaya 2, Imus, Cavite. Galing kay Luke Skywalker Benken Hobby. Yan. Happy birthday. Happy birthday, Kap Lito Tagle. Sabi ni Robin Aguilar, okay lang po na biopsy kesa autopsy. Sa bagay, mindset ba? Mindset. Mindset ba? Mindset. Very ano ka ha? Very tambalanista. Don't worry, I'm not nervous. Hindi naman po ako nakakabahan dyan. Sabi, ika nga ang mindset ko dyan is, alam naman ni Lord yung ginagawa niya. So, kalma-kalma lang tayo. Mandy Lustado, good afternoon po from Victoria, BC, Canada. Nino kayo magkakamag-anak natin to. Natin? Porque taga-Canada, kamag-anak ko na din. Ninong, good morning po. Hi, Kuya Mandy, good morning. Nandun yun ang kasal mo, di ba? Oo, oh, yes. Ang ninong kong ang big time. Alam mo yan ba, partner, nung ano, nung kasal mo, parang I felt so much at home, promise. Parang feeling ko kapamilya mo lang. Oh, parang feeling ko kapamilya ko sila lahat. Kasi syempre, 'di ba, parang ganun 'yun. Kunyari, partner, mapunta ako sa let's say sa kunyari event ni Rocky. Parang syempre, while kaklose naman natin si Rocky, yung mga family members niya, mga fanay ni Rocky yun eh. So mostly, or kung sino man yun nasa circle, ano mga followers ni Rocky yun, ganun. Eh pero dahil nga tambalan tayo partner, so ano siya, parang lahat kilala ko, or kilala ko ng lahat. So parang it felt like home nung kasal, parang ganun. Kaya nga si nanay, nung nagbibigay talaga siya ng ano, pinigilan na talaga ako ni Ren eh. Nagbibigay talaga siya ng Tupperware pang baon, ng mga masasarap na mga tira sa Marriott. Gusto ko talagang kumuha. Ang nagpigilan talaga kasi si Ren, tsaka yung sapatos ko, ang sakit na ng paa ko. So parang alis na din ako, parang ganun. So kaya, hello po, Ninong Monday. Siyempre kilala ka na. May idea na sila tungkol sa'yo. Correct. Kasi nga, ako yung better half of the tambalan. Eh. So, nakikinig sila ng tambalan. Kasi nga, follower sila ng tambalan. So, hindi ako, parang hindi bago. So, pati yung feels ng crowd sa akin, hindi rin bago. Parang ganun. Hi kay Tita Dory. Lustado. At tagapagbilaw sila, partner, baka ano, baka kakilala ng asawa mo. Baka. Mga lustado, tagapagbilaw sila. But ganun, hanggang ngayon ba ganun pa din, partner? Parang yung mga apelido, ganun. Yung origin, yung mga origin, ganun. Kasi ibig sabihin nun, parang wala nang nabagong apelido. Parang ano. Sila-sila. Sila-sila pare. Parang hindi na nahaluan ng ibang ano apelido. Bibihira, unless magkaroon ka ng jawang afam. Foreigner, oo.
May mga ilan-ilan nakakapag-asawa ng mga taga-ibang bayan. Malayong-malayong bayan. Kunyari, tawid ng ano, tawid ng Maynila. Ibig sabihin, from south, nagkaroon ng asawa sa north. O kaya far south. Ganon. May mga ganon din naman. Pero normally, doon-doon lang. Mm-mm. Magkakamag-anak. Sila-sila. Parang mali doon sa sila-sila. Pero parang ganun na nga, malayo mga kamag-anak, pero pag na-trace mo yung lolo, eh yan, lolo ko din yun eh. Meron, yun nga, parang feeling ko sa, wala lang, may mga alam din akong ganun, na parang pag-trinis, kamag-anak pala. Although, hindi masyadong close kasi nga, hindi naman eksaktong pinsan. Pero parang medyo malayong pinsan. Pero pag-trinis nga yung roots, sila-sila nga. O siya, 9 o'clock na, guys. Salamat. Salamat sa pagtutok. Mamatay ulit 9:20-ish para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. See you later. See you later.